Panginoon. Buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Ian. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes sa 7th linggo sa karaniwang panahon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulo kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumula na inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Meron kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangang mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit, naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos at humihingi naman kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin.
Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan at kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ang mga kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ang pagkuha ng inyong pagluha ang inyong halakhakan at kapanglawan ang inyong mga kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itaas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wala ko, wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag, aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagong bagyong daratal. Sila ay wasakin, poon guluhin mo, pag-uusap nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karahasan ang nakikilala ko, at sa lungsod nila ay nagkakagulo, sa lungsod na puno ng samat ligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi niya babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ang lahat po ay magsitayo. Kristo dinangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin.
Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang katulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin po para sa lagi nating mga kasama tuwing misa ng 7 ng umaga, ang mga nakikinig sa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas, at mga karatig lalawigan. Sa palagay po ninyo, sa ating mga naririto ngayon sa banal na misa, sino sa atin ang pinakadakila? Sino sa atin ang pinakamagaling? Father, baka ho kayo kasi kayo ang pare. Hindi ko alam. O baka mga madre. O baka kayo bilang mga mag-asawa o mga anak. Ang mga alagad sa pagbasa ngayong araw, nagtatalo-talo. Sino sa atin ang pinakamagaling? Kaya nga ang tanong ni Jesus, ano bang pinagtatalunan ninyo? Ay ang sabi ni Jesus, kung sinong gustong maging una at pinakamagaling, dapat siya'y maging huli at lingkod ng lahat. Yun ang kagalingan ayon sa batayan ng Diyos. Kasi po pagka tinignan natin ang batayan ng tao, sinong pinakamagaling? Aba, hindi yung pinakamataas. Yung may kapangyarihan, yung may kakayanan, yung mas mataas kaysa iba, yung mataas ang pinag-aralan, yung maraming karugtong sa huli ng pangalan, yung mga nakaupo sa kapangyarihan, maaaring sila ang pinakamagaling. Dahil sila ang itinuturing ng mga tao bilang pinakamagaling. Pero sa Diyos, ang pinakamagaling sa Kanya, yung naglilingkod. At kapag ka naglilingkod ka, hindi ka naman makapaglilingkod kung hindi ka nagmamahal. So ang pinakamagaling sa Diyos, yung pinakamagaling magmahal. Kaya ang magandang tanong, bukod sa o kaysa ubusin natin ang ating enerhiya, ako ba'y magaling? Ako ba'y mabait? Ako ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Ang tanong dapat ay, ako ba'y mapagmahal? Kapag mapagmahal ka, yung tunay na pagmamahal, sapagkat merong mga nagmamahal para merong makuhang kapalit, hindi ho tunay na pagmamahal iyon. Kung ikaw ay nagbibigay para may magbigay din sa iyo, hindi tunay na pagbibigay iyon. Kung ikaw ay umuunawa para unawain ka rin, hindi yun tunay. Kung kayo'y sumisimba para kayo maging sikat sa inyo,
at ipagmalaki niyo sa inyong kapitbahay, sumimba ako sa pambansang Dambana. Nagdasal ako doon, ikaw ay hindi, ay siya, mali. Ang pinakamagaling, yung nagmamahal. At kapag nagmamahal ka, kaya mong yakapin lahat. Kapag hindi mo kayang unawain ang iyong nagkasalang kapatid, hindi ka marunong magmahal. Kapag hindi mo kayang patawarin ang iyong tsismosang kapitbahay, tanungin mo kung anong klaseng pagmamahal meron ka. Kung nagagalit ka at naiiyamot ka sa mga may sakit na iyong inaalagaan, tanungin mo kung anong klaseng pagmamahal meron ka. Kung sumisimba ka para maging sikat ka, tanungin mo kung anong klaseng pagmamahal mayroon ka. Dahil ang nagmamahal, yung tunay na pagmamahal, umuunlad sa kabaitan. Kaya magiging mabunga lamang ang ating pagdadasal na ito. At pwede mong sabihin, ako ang pinakamagaling sa mga naririto kung ikaw ay nagmamahal. Ay ang tanong, nagmamahal ga ako? May nagmamahal bang mataray? May nagmamahal bang madamot? May nagmamahal bang chismosa? May nagmamahal bang laging lasing? May nagmamahal bang laging galit? Kapag nagmamahal ka, ikaw dapat ay mabait. Lumalawak ang iyong pangunawa. Lumalalim ang iyong pagpapatawad. Nagiging maluwag ang iyong pagbibigay. Yun ang pagmamahal. Hindi ibig sabihin pare at madre magaling. Magaling ang pare at madre kung tayo'y marunong magmahal. Hindi ibig sabihin ikay nakaupo magaling. Magiging magaling ka kung sa iyong kapangyarihan lumalalim ka sa pagmamahal. At walang halimbawa, kundi yan. Yan ang pinakamagaling. Bakit? Dahil siya'y puno ng pagmamahal hanggang maibigay niya ang buhay sa iba. Kaya gusto mong maging magaling, magmahal ka. Gusto mong makarating sa langit, magmahal ka. Gusto mong maging mabuti, magmahal ka. Gusto mong maging mabait, magmahal ka. Kailan? Magmahal ka ngayon. Huwag mamaya. Ngayon. Huwag bukas. Ngayon. Dahil baka hindi tayo abutin ng bukas. Gusto mong maging mapagmahal, piliin mong maging mapagmahal ngayon na. Sa banal na misang ito, mga minamahal, ibulong nyo kay Jesus mamaya sa banal na komunyon kapag tinanggap natin siya. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng pagmamahal. Yung pagmamahal na kayang magpatawad, pagmamahal na kayang umunawa, pagmamahal na kayang yakapin ang lahat ng sakripisyo para sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog ng bayang umasa,
sumasamba at nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, paipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawala sa aking pili, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming pakapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan
bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ngayon pong darating na Huwebes ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang oras ng mga healing mass at healing liturgy, unay sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at meron din sa alas 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Para naman po sa mga gawain sa pagdiriwang ng 137th birthday ni Padre Pio ngayong darating na Sabado, tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduo simula bukas, 22 ng Mayo hanggang May 24 sa ganap na 5 ng hapon. Ito po'y pangungunahan, una ng rektor ng Baclaran, pangalawa ng rektor ng Quiapo, at pangatlo ng rektor ng EDSA Shrine. At gayon din naman sa May 25 para po sa ating mga pagdiriwang sa kapistahan ng kaarawan ni Padre Pio, ang oras ng mga misa, alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Ang misa konselebrada po ng alas 9 ng umaga ay healing mass na may healing liturgy na pagpapahid ng langis. Ito po'y pangungunahan ng Obispo Kardinal ng India at ang homiliya ibibigay ng Presidente ng CBCP, si Bishop Ambo, kasama ang ating mahal na Arsobispo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan para sa ating mga pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin
upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. At ipahayag kanyang pagkalinatabag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.